Ayan, good morning, good morning, good morning mga kasiksik. Ay, kumusta ang inyong araw? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan at wala kayo sa banig ng karamdaman. Ano? Ayan na naman tayo sa banig ng karamdaman. So, bago tayo magsimula kung ano ba ang ating itatackle today, don't forget to subscribe sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa mga next videos ko. Don't forget to like and comments and makikishare na rin po ano po ng aking video. At muli po maraming salamat sa mga patuloy na nasuporta sa akin. Salamat po sa mga nag-subscribe. Ano? At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, malayang-malaya kayong isubscribe ako. So, ayun ano. So, ito na ngayon. Tackle natin ngayon ay medyo seryoso at sa totoo lang ay medyo wala ako sa mood maghapon at kami nitong aking amo ay nagpandali na naman. Pandali na naman. Nagbabag na naman kaming dalawa. Ano? Ay, ganyan lang talaga ang buhay. So, ang ating itatackle ngayon, it's all about Tita Gwen. So, ayan, bilang kami na nakakakilala sa kanya, ay nasasaktan na despite sa kabutihan ni Tita Gwen na ginagawa sa tao, at alam naman namin na wala siyang ginawa sa mga taong ito, ay ganoon ang mga sinasabi nila sa likod ni Tita Gwen. Ano? So, ang Tita Gwen po, nating lahat, ang ating nag-iisang Tita Gwen, ay pinulutan sa isang GC. Ano po? So, ang nakakalungkot lamang niyan, sobrang nakakalungkot, na itong mga tao sa gising ito ay maiidar pa sa humukay ng ilog. Ay baking gairing mga ere. Ay wari ko gay natanday pa orong. Hindi ko baga alam kung saan ari mga ari nakuha ng kanila mga hugot sa buhay. Baking ka kayo tuong galit na galit sa Tita Gwen. Ay wala namang ginagawang masama sa inyo. Ay nalabas na parang kayo bagay mga nai-insecure. Ay kayo gay mga naiinggit. Ay sus, patapatawarin kayo naman ho yung mga naidar na eh. Hindi ho natin masabi ang ating buhay. Gawin natin masaya ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag ho tayong gumaya sa mga tao na chismisan dito, chismisan doon. Huwag ho tayong gayon. Kagaya niyan, hindi nyo alam. May kasama pala kayo sa inyong grupo na against na pala sa mga sinasabi nyo at akala nyo ay kayo ay pinakikisamahan pa. Ay papaano kung ganyan? May mga lumabas na screenshots. At Diyos ko, mga legit na account nyo, ang gamit nyo dito oh. Paano kung ang Tita Gwen ay ilabas niya ito? Sino po ang nakakahiya? May isang tao dito na medyo ano ako eh, naano ako sa kanya kasi itong taong ito ay may matatanggap na tulong. Pero ganito yung mga lumalabas sa bibig niya. Ganito yung mga lumalabas sa bibig niya. Ano? So, yun namang ano, hindi ko kina-question yung tulong sa kanya. Ang sa akin lang is, maging mabuti naman po tayo sa ating kapwa. Bakit kailangan mga ganito na mga sasabihin nyo na ang tawag nila kay Tita Gwen ha? Dito oh, si Chanak. Put yourself in her shoes. Ikaw si Gwen Chana. Si Gwen Chana yung nasa loob ng GC. At pinag-uusapan nila at ikaw ang sabihin nila na Chana. At malaman mo, anong mararamdaman mo? Ikaw ate, alam mo. Ah, ikaw tita. Actually, tita, ano? Ikaw tita or nanay, alam mo kung sino kaya. Alam mo kung sino ka. Ang sarap yung pangalanan, pero ako, gusto kong mapanatili yung respeto ko sa inyo. Ano? Kasi kayo, ako po, may nanay din ako. And siguro nga, mas matanda pa kayo sa nanay ko or kung matanda man yung nanay ko, pero hindi po tama. Wala po sa lugar ang inyong mga sinasabi kay Tita Gwen. Ha? Anong sabi nyo? Si Chanak nagle-level up. Ngayon nagli-lipstick na. Ngayon lulugay na ng buhok. Ano po ba ang problema nyo kay Tita Gwen? Ano bang problema nyo sa pamamaraan niya ng pagbabago sa buhay niya? Bawal na ba siyang mag-lipstick ngayon? May pinipili na po ba ang kailangan mag-lipstick? May pinipili na po ba na kailangan maglugay ng buhok?
Hindi ko po alam kung saan kayo kumukuha ng mga hugot nyo na ganyan. Ha? Hindi nyo po kilala si Tita Gwen. Hindi nyo po kilala si Tita Gwen. Wala po kayong karapatan na sabihan ng hindi magagandang salita si Tita Gwen, lalo-lalo na't wala naman po siyang ginawang masama sa inyo. Tahimik lang po yan si Tita Gwen. Hindi po siya pumapatol sa mga ganyan. As kami na mga members niya or mga kaibigan niya, nakikita namin yung sakit na nararamdaman niya sa tuwing may magsasabi sa kanya ng mga ganyang salita, na alam naman niya sarili niya na wala siyang ginawa, pero bakit siya ginagano ng tao? Deserve niya ba yun? Deserve niya ba na sabihan siya ng tiyanak? Hindi ko alam kung saan po kayo kumukuha ng mga salita, ng mga hugot na ganyan. Ano po ba ang kasalanan ni Tita Gwen sa inyo? Meron po ba siyang, naapakan niya po ba ang inyong pagkatao? May kinuha po ba siya sa inyo? Sa palagay ko kasi wala naman po kayong pag-aari. Kung ang tinutukoy niyo ay yung tao na yon, hindi niyo po siya pag-aari. May sarili po siyang pag-iisip. Huwag niyo po siyang diktahan sa mga kailangan at sa mga gusto niyang lapitan na tao. Hindi lang po ito eh. Sa totoo lang, mayroon pang noon hindi na lang talaga pinansin. May mga ganyan na ring screenshot na ganyan, hindi na lang po pinansin. Pero sobra na po. Alam nyo, kung makakarating kay BPM to, banging-bangi kayo dito. Hindi lang kayo dito maiihaw, abong-abo kayo dito. Kasi mga legit accounts nyo, yung mga ginagamit nyo dito. Ano? Wag po tayong ganun, mga mothers. Diyos ko, may mga anak din po tayo. May mga anak din po tayo, wag po tayong ganito. Ano? At, ayan o, ano mga sinasabi nila dito? May screenshot pa ng live ni Tita Gwen na ito daw siya noon. Ha? Yun daw si Tita Gwen noon. May mga sinasabi pa dito na nagseselos kasi yung daw tao na yon ay nakay tiyanak. Grabe, tiyanak. Manalamin po kayo, nanay. Manalamin ka po. At siguraduhin mo na yung pagsasabi mo ng tiyanak, ay mas maganda ka kay Tita Gwen. No? Sana po mas maganda ka kay Tita Gwen. Ako, baka i-bash mo ako. Yan, ikaw nga, ang taba-taba mo eh, nagli-lipstick ka. So, ako po, aminado ako kasi sa pool, ganito na ako. Ha? Ako, wala akong itinatago sa sarili ko. Isa sa bagay, baka nga wala din kayo itinatago kasi baka ito na talaga kayo eh, no? Ito na siguro talaga kayo. Ganito na talaga yung mga ugali nyo. Mga ugaling kalye. Alam niyo yung mga chismosa sa kanto? Na ang aga-aga pa, ipon-ipon na sa kanto? Hindi pa nakakapagsaing, nagchichismisa na sa kanto? Parang ganito po kayo. Sorry po sa words ko ha. Pero yung mga salita nyo po dito, hindi ako yan, si Chanak yan. Kung todo lipstick. Kung todo lipstick daw ang Tita Gwen. At nagle-level up. Wala na po ba tayong karapatang baguhin ang sarili natin, mga tita, mga nanay? Gusto nyo po ba yung losyang? Diyos ko, mga tita. Huwag po tayong ganun. Sa totoo lang ha, ang Tita Gwen, may sinabi po ba siyang hindi maganda sa inyo? May narinig po ba kayo na sinabi niya tungkol sa inyo? Kasi yung tipo ni Tita Gwen, hindi siya yung magsasalita ng, kung makapagsalita man siya, siguro sa, kung mayroon man siyang iniisip na masamang salita, siguro sa sarili na lang niya yun, pero hindi para niya sabihin sa ibang tao. Ano? Sobra po yung inyong sinasabi kay Tita Gwen, hindi po katanggap-tanggap.
Sabihan niyo siya ng tiyanak. Look who's talking. Manalamin naman po kayo. Ano po? At paki-adjust ng edad niyo sa edad ni Tita Gwen. Kayo po ay mga nanay na rin. May mga anak po ang Tita Gwen ng mga dalaga. Ano? Kayo, wala po ba kayong mga anak? Pumapayag yung mga anak nyo na yung inaastan yung ugali ay ganyan. Dapat kayo ang magpapakita sa mga kagaya namin na maging role model kayo na bilang nanay eh hindi tayo dapat ganyan. Huwag tayong magsalita ng masama sa kapwa natin lalo naman kung wala namang ginagawa sa atin. At huwag po tayong magpadala sa mga sulsol. Huwag tayong mang-brainwash ng tao. Ano? Huwag po tayong mang-brainwash ng tao kasi kahit anong gawin mo dyan, kung ang tingin nila ay hindi kagaya ng tingin nyo, kahit lagyan mo yan ng lason sa isip nila, wala kayong magagawa. Kasi ang good ay good at ang bad ay bad. Pero ang bad, may pagkakataon pang magbago. Ano? So gawin po natin makabuluhan ang ating buhay, mga mother. Ha? Sana ito na po ang una at huli na may makikita kami o may lalabas na screenshots about kay Tita Gwen. Kasi kung hindi po, I'm sorry. Baka ipabangi ko to kay ano, may defender din po si Tita Gwen, baka nakakalimutan niyo. Baka ito mga screenshots na to, makarating to kay BPM. Alam niyo kung paano tumira si BPM. Ako kasi rumirespeto pa po ako sa inyo kasi kayo po ay mga nanay ko na. Wag naman po tayong ganun. Ano? Gawin po natin na tama at makabuluhan ang ating buhay. Wala naman po sigurong masama kung tayo ay hihingi ng sorry kasi hindi po nakakababa ng pagkatao ang paghingi ng sorry lalo na kung alam mong ikay nagkamali. Napakasimpleng tao po ni Tita Gwen. Kung wala si Tita Gwen, hindi ako nagsasalita ng ganito ngayon. Kasi kung sa iba-iba lang yan, bakit niya ako ipupush mag-vlog? Eh yung mga supporter niya, or hindi natin sabihin supporter, yung mga subscriber niya, masasubscribe sa akin. At aminado naman ako at aminado siya na kahit pa paano ay yung mga viewers niya ay natutuwa sa akin. Pero hindi siya madamot. Hindi siya madamot, mga nanay. So, hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng mga sinasabi nyo na ganyan. Paano nyo nasasabi kay Tita Gwen ang mga ganyang bagay, gayong hindi nyo naman po siya kilala? Yes, hindi rin namin siya personally kilala. Pero yung pagkakakilala namin sa kanya sa social media, para namin siyang kaharap. Kasi kung ano yung ipinapakita niya sa amin, napakatotoong tao ni Tita Gwen. Siya yung tipo ng taong kahit yata buhusan ka na dyan sa daan, hindi siya gumaganti. Isinisiksik niya lang dito. Kasi ayaw niyang makasakit ng kapwa. Kasi alam niya sa sarili niya na kapag sobra na siyang nasasaktan, baka hindi niya mapigilin ang sarili niya at makapagsalita din siya na hindi maganda. At yun ang ayaw na ayaw niyang mangyayari. Kasi mataas ang respeto ni Tita Gwen sa mga mas nakakatanda sa kanya. Kasi may nanay din siya. Ano? Ako ganun din po ako. Kung kayo ay sasabihan ko lang hindi maganda, parang nanay ko na rin yun, sinabihan ko ng mga ganun bagay. Nakakalungkot lang mga nanay, ano? Matanda na po tayo pero sa inyo pa nang gagaling ang mga ganyang salita na hindi ko alam kung saan ba kayo humuhugot ng mga ganyan. Gayong wala namang ginagawang masama ang Tita Gwen sa inyo. Ano? So sana matigil na yung kung ano-ano man po mga pinagsasabi nyo kay Tita Gwen. At ingatan po natin ang mga salitang binibitawan natin. Kasi once po na nakapagsalita na tayo ng masakit, madaling magpatawad. Pero ito po ang sinasabi ko sa inyo, napakahirap lumimot. Kahit nakapagpatawad ka na, every time na maaalala mo, nandun yung sakit.
nandun yung sakit na idinulot ng mga salitang binitawan mo. Kahit okay kayo at nagkapatawaran na kayo. Ano po? Kayo po ay hindi na po tayo pabata. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay. Bakit po hindi natin piliing maging masaya na lang? Magkaisa. Totally isa lang naman yung sinusuportahan natin. Ano ba yung kailangan yung pagsilosan? Ano ba yung kailangan yung kaingitan? Ay Diyos ko, patapatawarin naman kayong mga mother. Ay, ako yung nananakit ang bilbil sa inyo. Eh, atunay ka lang ang giliw. Diyos ko po, patapatawarin. Ay, kayo ay magsipagtino. Atunay ka lang ang giliw talaga. At kayo na may mga bait na. Ay, ang bait ho'y ilagay natin sa ulo. Huwag sa talampakan at na hindi nayayapakan. Ay, Diyos ko po. Ay, nako, Tita Gwen. Lagi mong aalalahanin na naandito lang kami, ha? Alam ko, yan, tahimik ka na naman. Nanahimik ka na naman, hindi ka na naman nagparamdam. I know na dinidibdib mo na naman yan. Kasi ganyan ka naman kapag natapos mo ang, pag may na-encounter ka ng ganyan, i-ano mo lang ng konti, okay ka na ulit bukas. Fighter ka kasi, Tita Gwen. Ano? Kaya mahal na mahal ka namin at wag mong isipin yung mga tao na gano'n ang takbo ng isip. At baka baga ang mga yan, ay ang mga utak ay sinisip ko na rin, nagbabara baga. Aba, ay tunay ka lang ang giliw. Eh hindi ko mawatasan kung bakit mga igay, ano? Paano atang gagawin? Ay sa gayon ang kanilang tingin, eh, kahit naman anong gawin natin sa mga yan, ay kung insecure, ay insecure. Dahil wala naman hong gamot sa insecure. Ano? Ay daiyan eh, ano eh, kahit sabihin mong okay lang, ipagkakakita niya sa iyo, ilalaging iyamot. Nagpang naglilihe. Ay siya, Tita Gwen, alam mo na, pag may nagbuntis sa mga itkamukha mo. Ay siya. Ay di, yun na yun. Yun na yung nandadaling iyon sa iyo din sa mga screenshot na rin. Ano? Ay, sus ko po. Ay, mga, so yun lang po aking masasabi. Ano, gawin nating masaya ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi tayo nakakasakit ng kapwa. Masarap sa pakiramdam na ang bawat isa ay nagkakaisa. Ano, at tayo naman ay nabuo ay dahil sa mamigs. Ay, gayahin na lang natin si Bunso. Tignan nyo ganaman si Bunso. Walang masamang tinapay. Pwede naman kung ayaw nyo sa tao, ay huwag na lang tayo mag-comment na hindi baga maganda. Ano, huwag na baga magsalita ng mga kisyo, tiyanak. Ala, eh, bagay ka naman naging tiyanak ang Tita Gwen. Narot buong-buo naman. Eh, pagkakaalam ko baga naman sa tiyanak, ay sanggal na maliit na ang ngip yan, ay Diyos ko po, pag kinilanta ka na yung dugo ang iyong gilagir. Ano? Yun ang tiyanak. Ang Tita Gwen baga na may mukhang tiyanak, ay Diyos ko. Hanggang may makakatatlo ng anak ko, ay mukhang tiyanak. Ay, yari namang mga eri. So, hanggang doon na lang ang aking reaction video at sana ay kayo ay maliwanagan kahit medyo magulo. Pero, ayun, hanggang doon lang. At kayo naman po ay ikinagalang ko, kayo po ay mga nanay ko na rin. Maging mabuti po tayo sa kapwa. Ano po, mas masarap po yung tayo lahat ay magkakaibigan para kahit saan po man tayo magkita, mapa-social media man yan o pag-uwi ng Pilipinas, ay masarap po yung tayo ay magbabati na, abay, ikaw pala si Kwan, abay, nakakatuwa naman, kaya tayo nagpangipangita. Ay, kasara ba ganun pagka tayo nagkasalubong, gayon. Hindi yung pagka tayo nagkasalubong, yan yung si Kwan, yan yung lagi nasa gayon nga rin, Naku, ayan yung kasama ni Gwen, ayan yung, di ba gaya kasama ng gayon? Ikaig nung pagkakita ay nagpangipangita sa Pilipinas. Ay kitay ka hindi tunay na magkakalang person. Ay kitay ka kamayang-kamay at beso-besong gayon. Ay tita, ikaw pala yun. Nakakatuwa naman tayo nagpangita ng personal. Ay di kay pagkakasarap ng gayon pakiramdam. Agay kay tayo kakain, tayo mag-iinom. Ay di kay laseng. Hanggang doon na lamang po ang aking video at ako ay may kailangan pang akyatin. Hanggang doon na lang at sana po ay nagustuhan yung aking mga nireaksyon. At sa mga nagmamahal po kay Tita Gwen, maraming salamat po. At sa mga nagmamahal na rin sa akin, sa aming lahat, in behalf of Timbalinghoy family, Tita Gwen,
kami ay lubos ang pasasalamat sa iyo dahil ang tiwala mo sa amin ay hanggang doon. Mahal na mahal ka namin, simula-simula hanggang dulo, hindi ka namin iiwanan. So, sa inyong lahat, paalam na, hanggang dito na lang. God bless, mag-iingat palagi at huwag kakalimutan tumawag sa nasa taas. Ano po? Paalam! Paalam!